taong sa rice yun? Nasi goreng. Ay, yung pala yun, sir. Oh, ito yung nasi paste na tinatawag. Sayo na, sir. Na-enjoy nila kasi handling nga yung gravy. Yun yung ginagawa nila sa bow eh. Dito sa Aurora, katabi lang ng eskwelahan ng TIP, may mga pagkain na talaga namang mura na kakaiba pa. Lalo na itong food cart na ito. Nagsiserve sila ng pulang kanin, fried rice na may unang bulwak ng regla. Inipon nila mula sa mga napkin nilang nakolekta. Mas buo-buo, mas masarap daw, di umano. Kwento ng mga customer nila. Kaya naman sa mga nagtatrabaho sa malapit at mga estudyanteng nakapaligid, sobrang mabili at pinipilahan pa. Sulit naman kasi, presyong pangmasa at yung lasa, pang international pa. Tinanong ko nga si kuya. Saan tawag sa rice yun? Nasi goreng. Indonesian fried rice. Indonesian fried rice. Mali pala yung mga pinagsasabi ko kanina. Pasensya ka na. Ba't nagiging pula, sir? Kasi yung sa mga spices na nakahalo sa kanya. Kaya pula yung nagiging. Ah, yung paste, no? Oh, yung natin paste mismo. Mga spices na nakahalo doon. Indonesian pala. Oh, Indonesian. Meron pala yung nasi paste. Sikat sa bansang Indonesia. Yan yung dahilan kung bakit nagiging kulay pula at malasa. Medyo maanghang, kaya gaganahan ka. Kasi iba't ibang ano rin naman kasi ng nasi goreng eh. Kanya-kanyang estilo rin eh. Yung iba maraming seafood. Eh, kung ganon, syempre may kamahalan talaga yun. Kaya yeah. Sa ano, cheaper price tayo. Kapakasudyante, no? Oo, kapakasudyante talaga. Ano mga presyo, sir? 45 pesos, nasi goreng na, tapos may tatlong ano na, toppings. Skinless longganisa, embutido, yung meatballs namin. Tapos ito yung besero, yung lumpia. May siomay din kami, 35 pesos lang, 4 pieces na. Kasama na rin yung nasi goreng. Budget meal talaga, no? Doon tayo sa kayang-kayang estudyante. Palipat-lipat lang kami dito sa tabi ng TIP. Dati saan ka? Doon sa may bandang harap, sa tabi mismo ng TIP. Ah, nasa bandang harap? Oo. Ah, dito mas maganda na yung pwesto mo, no? Dati standing position lang. Oo. Mas na-enjoy nila kasi handling nga yung gravy. Yun yung ginagawa nila sa bow eh. Ano kami, every weekday, 7 a.m. hanggang ano, minsan 4 o'clock, 4:30. Pag walang pasok TIP, wala rin kami pasok. Hindi rin kayo pabasok. Ah, mayroon din garlic. Garlic fried rice. Kasi ayaw naman ng maanghang. Kaya meron pa rin tayong garlic fried rice. Umorder na kami ni Kuya Cesar. Ang gusto niya, yung overload, yung pinagsama-sama yung best toppings nila. At kapag dumayo ka dito, dapat tikman mo. Ang chili oil nila, the best daw yun, sabi ng mga estudyante nagsabi sa akin. Pero si Kuya Cesar, oh, kinulang pa. Pati hot sauce nilagay na. Kuya Cesar, ang hilig mo sa hot sauce, ha? Chili King talaga to nang nabotas. Tay mo lang ah. Gusto mo kasama. Parang gusto mong ma-regular sa dami mo nire-regular hot sauce ah. Sulang pa nga yan eh. Partida. First time niya lang sa vlog to. Kaya shy type pa daw siya. Tinikman ko yung kanin. Parang sinangag na maanghang. Masarap siya. Binawasan na nga daw nila yan. Para bata, matanda, lahat makakain. At yung gravy nila, huwag mong palagpasin. Si Kuya Cesar, nag-enjoy sa chili oil talaga, oh. Masarap, maanghang. Naka-getorade ka pa, ha? Ang palakas. Ang palakas kumain. Kaya kung sakto lang ang budget nyo, pasyalan nyo yung lugar na to. At pag nilike and share mo, ang video na ito, maaari kang manalo ng mga pa-premyo sa bagong taon. Abangan nyo, ah.